Magandang hapon po. Narito po ang latest update kay Tropical Depression Vinta. Kanina nga pong 1:45 a.m. ang naglandfall na po si Vinta sa may Katiil, Davao Oriental. At ito po ay dumaan sa may gitnang bahagi ng Mindanao. At kanina pong alas 4 ng hapon ay huling namataan ang sentro ng bagyos sa may vicinity ng Suminot, Zamboanga del Sur. Ito po ay bahagyang humina pagkatapos po mag-landfall. Ito po ngayon ay may taglay na lakas na hangin na umaabot ng 60 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapansin niyo po, bago po nag-landfall si Vinta, organized pa po ang kanyang circulation at pagkatapos po ng landfall ay disorganized na ang kanyang circulation. Kung patuloy po ang direksyong tinatahak at bilis ni Vinta, in 24 hours, ito po ay inaasahang nasa 195 kilometers south-southeast ng Puerto Princesa, Palawan o nasa Maysulusi. In 48 hours, ito po ay nasa 435 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa o nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa linggo po yan, December 24. At in 72 hours, ito ay inaasahang nasa 475 kilometers west-southwest ng Pag-asa Island, Palawan, sa gitna po ng West Philippine Sea. Dahil po sa paghina ni Tropical Depression Vinta ay binaba na po natin ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 2. Nakataas po ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa Southern Negros Occidental, Southern Negros Oriental, Siquijor, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, western part ng North Cotabato at northern part ng Maguindanao. Ano po ang inaasahan natin sa mga susunod na oras? Patuloy po magkakaroon ng kalat-kalat hanggang sa malawakang katamtaman hanggang sa paminsan ay malakas na pag-ulan sa may Kabisayaan at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Inaasahan po ang improved weather condition sa silangang bahagi ng Mindanao. Mapanganib pa rin po ang paglalakbay sa mga karagatan kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signals. At inaasahan po ang pag-exit from the Philippine Area of Responsibility ni Vinta sa bisperas po ng Pasko, December 24. Dahil po patuloy na umiral ang Northeast Monsoon, nakataas po ang ating gale warning. Pinapayuhan po ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa karagatan sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon sa mga baybayin ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands kasama na ang Kalayan, Cagayan, Isabela, Aurora, Silangang Dalampasigan ng Quezon kasama na ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Silangang Dalampasigan ng Camarines Sur, dyan po sa amin sa Catanduanes, Silangang Baybayin ng Albay, Silangang Baybayin ng Sorsogon. Meron din po tayong gale warning sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inuulit po natin, ang mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi po pinapayagang pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon sa mga karagatan ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na ang Siargao Islands, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at Misamis Oriental. Ito po ang area dito kung saan may kulay pula. Yan po ay ang mga dalampasigan kung saan meron tayong nakataas sa Tropical Cyclone Warning Signal No. 1. Any form of sea craft po sa sasakyang pandagat ay hindi po pinapayagang pumalaot sa mga dalampasigan ng mga lugar na ito. At yan po ang latest. Yes sir, may question po. Dahil po inaasahan natin na kung hindi magbago ang direksyon at bilis na tinatahak ni Vinta at katulad po ng sinabi ko kanina, si Vinta po ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa bisperas ng Pasko, December 24, magkakaroon po ng improved weather condition. Yun nga lang po, meron po tayong umiiral na hanging amihan na nakakaapekto sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, kung kaya't magkakaroon pa rin ng mga kaulapan at mga pag-aambon dito sa Luzon. Yung pong mga areas na dinaanan ni Vinta ay nasa magkakaroon ng improved weather conditions habang palayo po si Vinta papalabas ng Philippine Area of Responsibility.
Any other questions po? Okay, at yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center, Ariel Rojas po. Maraming salamat at magandang gabi.